Yun, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay October 13, 2023. Simulan po natin ang ating talakayan dito po sa patuloy na paninira ng mouthpiece ng China na si Sas Rogando Sasot. Sa kanyang mga pahayag, patuloy lamang sa paninira itong si Sas Rogando Sasot. Kung pupuntahan po ninyo ang kanyang page, makikita po ninyo ang mga paninira na ginagawa po nitong si Sas Rogando Sasot. Katulad po nito, mas masahol ang Kongreso. Ang pondo nila ay hindi lang confidential kundi classified. Okay, ito pa. In 1 hour, mag-live budget hearing tayo ng Senado at House of Representatives at makikita ninyo ang amount ng confidential fund nila. Lahat ng sangay ng gobyerno may budget hearing except ang Senado at House of Representatives. Walang gumigisa sa kanila. Sabi ng mga BBM vloggers, kung mag-assemble na din daw ba sila, bago yan, pakisampal mo po sa amin ang individual COA audit report ng opisina ni Martin Romualdez para malaman namin hindi siya magnanakaw at nagwaldas ng pera ng taong bayan. Hindi naman siguro confidential ang individual COA audit report ng opisina ni Martin Romualdez. Okay, ano ang sagot natin dyan? Makikita po lahat yan sa mga darating na report ng Commission on Audit, which is available po sa website nila. Katulad po ng mga nakaraang taon, makikita na po ang audit ng nabanggit na ahensya sa ating House of Representatives at saka sa ating Senate of the Philippines. Makikita din po doon na wala pong pagwawaldas at pagnanakaw na ginawa ang ating Speaker Martin Romualdez. Ang tanong, yung pagwawaldas o paggasta kaya ng 125 million pesos in just 11 days ng Vice President ng Pilipinas sa kanyang opisina sa confidential funds nito. Pwede kaya nilang ipakita din sa publiko? At saka yung 2016 to 2022 confidential funds na nakakahalaga po ng 2.6 billion pesos. Pwede rin kaya nilang ipakita sa publiko? Total, nang cha-challenge itong si Sas Rogando Sasot. Ganun pa man, labanan natin. Yung sa atin naman, available lang yan sa Commission on Audit. In fact, naglabas na ng certification ang Commission on Audit na walang disallowance or suspension. Ang ibig sabihin po noon, walang irregularity sa paggasta ng pondo sa House of Representatives. O kaya, malamang sa malamang, sampal na naman sa mukha nila. Pilit nilang dinadivert ang issue paalis dito kay Vice President Sara Duterte. Pero ang katotohanan, ang 125 million pesos na ginastos lamang ng Office of the Vice President sa loob po ng 11 days. So, ipagpatuloy po natin ang talakayan sa pamamagitan po ng paggamit ng mga post nito pong si Sir Benji Contreras. Kasi komprehensibo talaga kung paano po ipinagtatanggol ng ating kasama sa nagmamahal at sumusuporta para sa mga Marcos at kay Pangulong Bongbong Marcos, ito pong si Sir Benji Contreras. O, puntahan po natin isa-isa ang kanyang mga post. Ito, makikita po nyo rito. Sabi ni Sir Benji Contreras, sino nga ba ang galit sa Commission on Audit? Sino nga ba ang nag-udyok sa mga LGU officials na kidnapin at torturin ang mga COA auditors? By the way, Alan Troy, bakit namimili ka lang ng hihinga ng audit ng kanilang opisina? Bakit si Congressman Pulong at ex-Congressman, ex-President Digong, hindi mo hinihinga ng audit report ng kanilang opisina? Makikita po ninyo kasi dito sa balita mga tol, Philippines, Duterte blast state auditors says he wants them kidnapped, tortured. Bakit kaya ganun ang pananalita nitong si Rodrigo Duterte noong January 9, 2019 ayon sa balita? Dahil ba sa kanyang 4 billion confidential funds na umabot pa sa 8 billion confidential funds? Kung pagbabatayan kasi natin ang kasaysayan, nagsimula ang pagtaas ng confidential funds dito po kay Rodrigo Duterte. Kaya siguro ganitong inuudyukan niya marahil ang publiko para i-kidnap or i-torture ang auditor natin, baka merong makikita nung mga panahong iyon na ayaw niyang ipakita sa publiko. Hindi rin tayo magtataka kasi
sa Davao, eh, biruin mo, 2.6 billion pesos. Eh, ang bilis-bilis ginastos para sa confidential funds. Eh, lalong-lalo na yung 125 million pesos, kakaiba talaga yun. In just 11 days, inubos. Sabi nila, kasi matatapos ng taon, bakit? Pwede mo namang hindi gamitin yun eh. Katulad ng ginawa ng Senado, mayroong confidential fund, hindi ginamit. Ibinalik sa National Treasury. Oo. Ngayon, dako pa tayo sa ibang mga photograph. Ito ha, isa-isahin po natin yung mga photograph dito ni Sir Benji Contreras. Ito naman, ano po ang sinasabi dito? Sabi po dito, ang kanyang kapatid naman ang nag-post nito. Senior ni Sir Benji Contreras, confidential funds are different from MOOE. And while extraordinary and miscellaneous expenses may sound one rules, all government agencies have them as CIF. Even as CIF is only for surveillance purposes of agencies that are involved in national security. The way they are audited by COA is different from the way confidential funds are audited. So some people are splitting hairs and are trying to make these two budget categories the same, if only to defend Sara Duterte. Kasi ganyan ngayon yung ginagawa nitong mga DD sheets. Para lamang ipagtanggol si Sara Duterte, dinadivert nila yung issue at pinalalabas nila na parehas ang extraordinary expenses sa confidential or intelligence fund. Okay? O, tuloy tayo ha. Isa-isahin lang natin. Ito lang ang live streaming natin. Ipapaalala ko lamang sa inyo lahat po ng mga post nitong si Sir Benji Contreras. Bakit po natin ginagawa ito with due respect sa ating hinahangaang loyalista na si Sir Benji Contreras? Kasi hindi ganon kalawak pag page lang natin ang gagamitin. In other words, dapat lahat ng mga vlogger ngayon na nagmamahal at sumusuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos, pinapakalat ang mga may kaugnayan na post para ipagtanggol ang ating Pangulo at ang ating speaker na fully supported sa ating Pangulong Bongbong Marcos. O eto pa, share natin ito. Basahin ulit natin. Ayun po dito. Oh, according to Marikina Representative, the House of according to Marikina Representative Estela Kimbo, the House of Representatives has realigned 1.23 billion in confidential funds. Ano ang base, ano ang purpose ng post na ito? Para ipakita sa harapan ng publiko na hindi sinisingle out itong si Sara Duterte. In fact, no other than the Department of Agriculture, tinanggalan ng confidential funds para i-realign sa mga sumusunod na agencies. National Intelligence Coordinating Agency, National Security Council, Philippine Coast Guard, Department of Transportation, Department of Education, Government Assistance to Students and Teachers, DICT Cybercrime Prevention Investigation and Coordination Program, Department of Foreign Affairs Operations, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, and Office of the Ombudsman. Doon napunta. Ano? Hindi napunta sa House of Representatives. At saka kung pinupunto ng mga kritiko nitong speaker, nitong si Speaker Martin Romualdez, ang 1.6 billion pesos, iyon ay para sa 312 na mga kongresista. Kung hahatiin mo yan, mga naglalaro lamang yan sa 3 to 5 million pesos. Ano? Baka wala pa kung 1.6 billion o probably mga 5 million pesos kada isang kongresista para sa isang taon para sa kanilang extraordinary expenses. At including doon, itong si Pulong Duterte. O, sige, tuloy tayo sa mga post ni Sir Benji Contreras. Ito naman. The photo of the Commission on Audit's office in Quezon City taken on August 17, 2021. Manila, Philippines. The office of the President under the shared terms of President Marcos and former President Rodrigo Duterte spent 4.5 billion in confidential and intelligence funds. Kaliwas po ito sa pinalalabas ng mga DD sheet na noong taong 2022, 4.5 billion
ang ginastos ni Pangulong Bongbong Marcos para daw po sa kanyang confidential funds. Wala po iyong katotohanan. Happy po sila doon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay, tuloy-tuloy lang natin. Sabi pa dito, according to the budget of expenditures and sources of financing attached to the National Expenditure Program submitted to the House of Representatives, the Duterte administration allocated 5.57 billion pesos in intelligence and confidential funds in 2017. Napakataas. Pero puntahan natin yung pinakapunto ng post na yan. Ito kasi yan eh, oh. For the record, sabi ni Sir Benji Contreras, here are the confidential and intelligence funds of ex-President Rodrigo Duterte during his 6-year term. Baka pwede namang i-ladlad din ito sa harapan ng publiko kasi nire-require nitong si Sas Rugando Sasot eh, ang mga kongresista at senators na maglabas ng kanilang Commission on Audit report ano para sa kanilang paggasta sa sinasabi nilang pondo na yan na extraordinary expenses pero para sa kanila yan ay confidential funds. O noong 2016, ayos na ayos pa nga nung panahon ni Aquino ah. Ang liit lang ng confidential funds eh. Pero kasi iba ang panahon noon sa panahon ngayon. O ipagpalagay natin na tumaas ang confidential fund pero sana nagamit ito sa tama. Ang nakalulungkot, inamin mismo itong si Rodrigo Duterte na ginamit niya ang confidential funds para ipapatay ang mga komunista. Yari tayo doon. Baka hindi lang komunista ang ipinapatay niya. Baka pati mga napagkakamalan lamang sa illegal na droga. Eh, ano kaya talaga nangyari doon sa mga taga Batangas? Ano? Yung taga Tanawan, mga taga City of Tanawan, ano kaya ang masasabi ninyo? Sino kaya ang nagpapatay kay Mayor Halili ng Tanawan, Batangas? O, basahin natin ang confidential fund. Noong 2017, biglang lumobo sa 5.57 billion. 2018, 8.16 billion. 2019, 7.032 billion. 2020, 8.28 billion. 2021, 4.50 billion. Oh, walang pinagkaiba. Like father, like daughter. Diba? Noong 2016 to 2022, lumobo din ang confidential fund ng City of Davao. Bakit? Sino ba ang mayor that time sa City of Davao? Ang kasalukuyang vice-presidente na si Sara Duterte. Balik tayo sa mga post. Ito, ano naman kaya itong post na ito? Tingnan nga natin, parang may katabing drug lord dito si dating Pangulong Rodrigo Duterte pero nakatakas ng bansa nang hindi nalalaman ng gobyerno. O yan o, oh, nakikita niyo yung katabi na yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Identified drug lord po yan. Tumakas po dito sa Pilipinas. Ang pangalan po niyan, Peter Lim. Sinasabi, kumpare daw po yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Basahin po natin ang post ni Sir Benji Contreras. Balik tanaw sa war on drugs ni ex-President Digong. Bakit kaya nakatakas sa Pilipinas ang kumpare ni ex-President Digong na si Peter Lim, isang identified drug lord? Mismo ang kanyang PIDEA chief Isidro La Peña ang nag-confirm na ito'y big-time drug lord. Yung war on drugs ni Digong ay para lamang sa maliit na drug personalities pero sa mga big-time drug lords, walang ngipin ito. What happened to the 5 narco generals he publicly named? May nangyari ba? May nakasuhan ba? Wala, kasi daldal lamang itong si Rodrigo Duterte. Walang gawa. O yan, nakikita po ninyo yung mga photograph. Kumpare yan nitong si Rodrigo Duterte, identified drug lord yan, si Peter Lim. O, balik tayo uli sa post ni itong si Sir Benji Contreras. Nagyayabang ito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte o hinahamon niya si Speaker Martin Romualdez na maging transparent. Eh siya nga mismo hindi niya magawa sa kanyang sarili. Bakit? Basahin natin ang post ni Sir Benji Contreras. Former President Rodrigo Duterte had the gall to demand for the audit by COA of the House of Representatives and Speaker Martin Romualdez. While when he was in power, he refused to release his salen and advocated the kidnapping and torture of COA auditors for hampering the work of his administration. The House of Representatives had furnished all media organizations the latest audit report of COA
released last October 2, 2023, stating that the House of Representatives has no disallowances, no notice of suspension, and no notice of charge. Now, can we, the Filipino people, demand from the ex-president his salen for 2022? Baka naman, o ibulong mo, sasurugando sasot sa boss mo, baka naman pwede niyang ipakita ang kanyang salen. O, kasi ito po ang sinabi nitong si Rodrigo Duterte o kay Speaker Martin Romualdez. The Speaker is poised to run for president. Ngek, sino kaya talaga ang nangangarap na maging pangulo? Ang pagkakaalam namin, kayo yung mga kunyari pakipot, pero tatakbo naman talaga sa pagka-presidente. Eh sino ba yung mga pakipot? Katulad nitong si Duterte, katulad nitong si Sara Duterte, kunyari hindi tatakbo, pero tatakbo naman talaga. Strategiya lang nila yung para utuin yung mga nauuto nila. Oh, sabi, well and good. Gusto ko ikaw ang magpresidente, pero manghingi ako ng audit. Kung hindi ibigay sa atin, I'll ask everybody from the farmer to the businessman, to the church people, to every Filipino, to every soldier and policeman, that we all demand that we open the liquidation para malaman din namin kung paano ninyo winaldas ang pera namin. Oh, mukhang nakakalimot yata itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang House of Representatives, kung saan po siya nabibilang before, ay wala pong korupsyon. Nagalit nga itong si Congressman Marcoleta. Congressman Marcoleta, Dan Marcoleta, anong masasabi nyo ngayon dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, by the way, na sinabihan ang Kongreso kung saan kayo nabibilang na pinakakurap na ahensya ng ating gobyerno, na institusyon ng ating gobyerno? Eh, pagkakaalam ko, nagalit kayo kay Mayor Benjamin Magalong dahil pinagsabihan ang mga kongresista na mga kurap eh. Eh, eto mismo si Rodrigo Duterte, talagang hayagan niyang sinabi na kurap ang institusyon ng House of Representatives. Pag sinabing House of Representatives, kabilang po kayo doon, Congressman Marcoleta. Baka naman madinig din po namin kung talagang kayo ay para sa tama at dapat, eh kastiguhin nyo rin itong si Rodrigo Duterte. O eto po, yung katunayan na wala pong ilegalidad sa ginagawa po ng House of Representatives. Sabi po dito, October 2, 2023, dated po iyan, Statement of Audit, Suspension, Disallowances, and Charges, 000. Wala. Walang pagkakamali, walang pang-aabuso, walang pangmuwaldas na ginagawa ang House of Representatives sa pondo ng bayan. Taliwas po sa mga pinapakalat ng mga DD sheets. O, balik tayo ulit. Dito naman po sa another post na ito. Pili tayo ng post. O, ito. Ito namang mga supporter na DD Sheets, may patawag-tawag pa na assemble na daw po sila. Oh, sabi nila, oh, ngayon magkakaalaman ng lakas ng solid Mindanao at Visayas para kay BP Sara. Eh anong tugon nitong si Sir Benji Contreras? Ano kaya ang masasabi ng mga Ilocano, mga Marcos loyalists at PBBM supporter na nasa Visayas at Mindanao sa pinagsasasabi nitong pure na si I.M. Shanwin? Ay nako, wag niyo na pong bulahin ang mga Pilipino. Walang solid Mindanao, walang solid Visayas, pero merong solid North. At yun ay para kay Pangulong Bongbong Marcos and probably sa kanyang susuportahan sa darating na halalan. Ngayon, kung susuriin po ninyo ang lahat po ng mga post dito nitong si Sir Benji Contreras, ito po ay nagpapakita kung gaano po nitong mga Duterte ginamit ang kanilang impluensya for something that is personal para sa kanila, that is relevant para sa kanila. Unang-una, ang confidential funds, inamin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na siya ay nagpapatay ng mga kapwa niya Pilipino. Hindi po sa atin ang galing yan. Pangalawa, inamin din po ng mga vlogger ng DDS community in particular, ito pong si Nino Barsaga, na ang mga DDS, bayaran na vlogger. Kay Nino Barsaga nang galing yon, hindi po sa amin. E saan kaya nang gagaling yung ibinabayad sa mga DDS? Baka nang galing sa confidential funds. Ano kaya mga tol? Ano sa tingin ninyo? Nang galing kaya sa confidential? Ha?
Nanggaling kaya sa confidential funds yung ibinabayad sa mga vlogger? Nagtatanong po tayo, ha? Hindi po natin yan inaakusa. Nagtatanong tayo kasi ang linaw-linaw ng sinabi nitong si Nino Barsaga, bayaran daw ang mga DDS vlogger. Kaya nga nung binoljak sila nitong si Nino Barsaga, walang nakaporma sa kanila, tameme sila. Kahit si Banat Bay na napakaingay, hindi nakaporma kay Nino Barsaga. Bakit? Alam kasi ni Nino Barsaga ang kalakaran ng mga DDS kasi doon siya nanggaling. Oh. Sa huli mga tol, lahat ng mga ginagawa nitong si Sas Rogando Sasot ay paninira lamang sa ating nakaupong speaker na si Martin Romualdez. May mga maaari tayong i-speculate na dahilan kung bakit nila sinisiraan si Speaker Martin Romualdez. Unang-una, ang inakala po natin na pagtatangka. Pero maaaring akala, maaaring totoo. Kasi pinabulaan na naman po yan ng kampo ni Gloria Macapagal-Arroyo at sinabi din naman ni Speaker Martin Romualdez na pinapagtibay lang nila yung mga pangangailangan sa House. Pero wala naman siyang malinaw na sinabi na pinagtangkaan ng kanyang pwesto sa pagka-speaker. Pero tayo ngayon ang mag-observe. Alam naman natin na ang Aling Maliit merong history ng pagtatraidor. Simula po noong 2001, sa panahon ng dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada, pinaglikdan nito ang dating Pangulo, tinraidor sa madaling salita, at siya ang naging Pangulo. Noong 2004, nagkaroon ng Hello Garcia. Noong 2016 or 2017, napatalsik si Speaker Pantaleon Alvarez. At ngayong 2023, pinagtangkaan, hindi ko alam ha, kung totoo yan, ang posisyon nitong si Speaker Martin Romualdez. Ano ang naging reaksyon ng spoiled brat na Vice President po natin? Ibinabalik ko lamang ang sinabi ng kanyang ama, sinabihan kasi nitong si Rodrigo Duterte na spoiled brat si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ibalik lang natin ang sinasabi ng ama sa kanya, ay sinasabi ng ama sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang anak. Spoiled brat ang ating Vice President. Bakit? May issue ng confidential fund, uwi sa Dabaw, sumbong sa tatay, tanggol naman yung tatay, pamali-mali pa ang pagtatanggol. Ipinapangatwiran pa ng tatay na gamitin yan sa pagbabalik ng ROTC. Ipadala ang mga bata sa mga military camp at pagdalihin ng tangke, anak ng teteng na yan. Nakakalimutan yata ng tatay na hindi naman Commission on Higher Education chairperson itong si Sara Duterte, kung hindi Department of Education Secretary na walang mandato sa kolehiyo. Ang ROTC ay para sa kolehiyo, hindi sa K-12. Tapos, ang Office of the Vice President, alam naman natin na wala pong mandato para po sa national security. Nandiyan lamang yan, spare tire ng Pangulo. Salamat na lamang kapag siya ay pinagkatiwalaan sa gabinete at ngayon napagkatiwalaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero mukhang hindi katiwa-tiwala. O, ano ang ginawa ni Vice President Sara Duterte nung magkaroon ng issue diyan po sa House of Representatives? Agad nagbitiw sa lakas si MD para ipakita ang suporta niya doon kay Aling Maliit. Bakit ganun siya ka-eager? Meron ba silang binalak na hindi maganda sa speaker? Kasi alam naman natin na ang Pangulo ng Pilipinas can be removed only in 4 circumstances: death, physical incapacity, resignation, and through impeachment. At wag naman sanang mangyari ang mga yan, pero ang impeachment ang pinakamadaling kaparaanan. Kapag nakuha mo ang puso ng mga kongresista at i-impeach ang Pangulo, katulad ng ginawa nila kay Joseph Ejercito Estrada, edi mai-impeach ang Pangulo, tapos pagdating sa Senado, meron na namang eksena, walkout na naman. Ganun yung sistema ng mga nakaraang pagtatraidor sa ating namumuno. Ginawa nila yan noong una sa ating dating Pangulong Marcos Sr., walkout yung mga Liberal Party. Tapos sa dating Pangulong Ejercito Estrada, walkout sila doon sa impeachment trial. O ngayon, pinagbalakan siguro nila na gawin niyong kay Speaker Martin Romualdez for the purpose na ma-impeach itong si Pangulong Bongbong Marcos at iupo itong si Sara Duterte. Ngayon, ano pa ang mga pwede nating i-speculate sa pagkakataon na ito pong si Speaker Martin Romualdez ay kanilang sinisiraan? Iniisip kasi nila ang maagang pamumulitika. Sila ang namumulitika, walang namumulitika sa kampo ni Speaker Martin Romualdez. Ito ay nagtatrabaho lamang
nang naaayon sa kanyang mandato bilang speaker at tumutulong sumusuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero pinulitika nila. Ang ginawa nila, sinisiraan nila kasi baka threat ito kay Sara Duterte. Natatakot sila na lumakas ang imahe nitong si Speaker Martin Romualde sa harapan ng publiko at sa 2028 baka lumaban ito sa pagkapresidente kaya ngayon pa lang sirain na ito. Ngayon, ang depensa ng mga DD sheets dito kay Sara Duterte, sinisira daw po dahil malakas si Sara Duterte. Walang sumisira kay Sara Duterte, siya mismo ang sumisira sa kanyang sarili. Kung hindi niya ginasta ng kanyang opisina sa loob ng 11 days ang 125 million confidential funds, eh wala sanang issue sa kanya sa kasalukuyan. Ganun lang yung kasimple. Mga tol, o bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, eh magbabalik muna ako sa inyong mga komento. Sana kahit paano naliwanagan tayo na huwag na tayong boboto sa mga pro-China na politiko. Huwag nyo nang ulitin ang pagkakamali ninyong bumoto sa isang Duterte. Kasi ako, hindi ako bumoto sa mga Duterte. Maraming maraming salamat. Shoutout po sa lahat ng ating mga manonood. Okay? Sino-sino ba yung mga manonood po natin ngayon dito? Dami na namang nagagalit sa akin. Ganyan-ganyan lang. Simple-simple lang tayo, di ba? Pero nasasaktan sila sa mga pinapahayag po natin dito. Kasi katotohanan ng sinasabi natin, hindi natin kailangan magsinungaling para tayo ay makapagsalita sa harapan ng publiko. Ang lahat ng sinasabi natin dito ay katotohanan. Wala pong kasinungalingan. O hindi na ako magbabasa ng inyong mga komento, mga tol. Medyo inaantok ako eh. Nabuboard ako sa mga nakikita ko ngayon na mga mahihinang basher. Wala silang argumentong maayos. Kung hindi ganito, ganyan lamang. O, kaya shout out for the last time sa lahat ng ating mga manonood. Maraming maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat. Doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.